Nasa restrictive custody ngayon ang isang pulis sa Iligan City na gumaha sa umano sa 16-anyos na dalaga. Hinahanap naman ang isa pang suspect. Balitang hatid ni Tricia Zafra. Maging pulis at tagapagligtas ng mga naaapi. Yan ang pangarap sa buhay ng 16-anyos na si alias Mary, taga Iligan City. Pero ang pangarap na yan ng dalagita, tila na uwi sa bangungot ng isang pulis mismo ang gumahasa sa kanya. Kwento ng biktima, gabi ng April 12 nang sumideline siya bilang singer sa isang pasyalan sa lungsod nang magkayayaan ng inuman kasama ang kanyang barkada. Habang nagiinuman, dalawang lalaki raw ang lumapit sa kanila at nagpakilalang mga sundalo. Nagpakilala sila na Ami daw sila. Tapos, apo, tapos nilagay niya yung baril sa lamesa. Sa takot ng mga kasama ng dalagita, nag-alisan sila at iniwan si alias Mary sa dalawang suspect. Maya-maya, makikita sa CCTV footage na isinakay si alias Mary sa isang tricycle. Lumapit pa ang mga kaibigan ni alias Mary at tinanong ang mga suspect kung saan siya dadalhin. Sagot daw ng mga suspect, dadalhin siya sa istasyon ng pulis dahil lasing na siya. Pero sa halip na istasyon ng pulis, sa isang motel daw dinala si alias Mary at pinagsamantalahan ng isa sa mga suspect. Noong time na po, going na po kami ng City Best po, talagang pinersa niya po akong... Sinubukan pa raw manlaban ang biktima pero talagang malakas ang suspect. Agad namang umalis ang suspect matapos ang pangyayari. Base sa salaysay ng biktima, kinilala ang suspect na si Police Officer 2 Berlin Biguas habang hindi pa naman tukoy ang pagkakakilanlan ng isa pang suspect. Nagpositibo rin na ginahasa ang biktima matapos ang isinagawang medical legal sa kanya. Hustisya naman ang panawagan ngayon ng biktima at ng kanyang pamilya. Gusto ko po talagang mapakulong siya at makamit yung hustisya. Lalo na po hindi mababayaran ng kung anong halaga ng pera yung ginawa niya sa akin. Ayon sa hepe ng Iligan City Police Office, isinailalim na sa restrictive custody si Pioto Biguas at tinanggalan na rin ng service firearm. Naharap siya ngayon sa kasong administratibo at forcible abduction with rape. Tumangging magbigay ng pahayag si Pioto Biguas dahil hindi pa raw tapos ang kanyang counter affidavit. Wala pang impormasyon kung nasaan ang kasama ni Biguas. Siniguro naman ang hepe ng pulisya na hindi niya po protektahan ang kanyang mga tauhan kung mapapatunayang sila ay nagkasala. Tricia Zafra, GMA News.